Tidal Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, June 10, 2024. Patuloy nga pong nakakaapekto sa ating bansa itong southwest monsoon o yung habagat na apektado po niyan ang Palawan, Metro Manila, kasama na rin po dyan ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, and Oriental Mindoro. Asahan natin dyan yung makulimlim na kaulapan na may kasamang scattered rain shower and thunderstorm. Dito naman sa may Eastern Visayas, Caraga, and Davao Region, apektado naman po yan ng Easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko. Asahan nga po natin na magiging malinsangan ng panahon sa mga nabanggit na lugar. Ayon naman sa advanced weather forecast ng European Center, sa ngayon nga po, wala tayong minumonitor na posibleng bagyo na direktang makakaapekto sa ating bansa. Subalit, meron naman tayong magpapaulan, no, yung habagat sa susunod na mga araw. Asahan natin na magiging maulan muli dahil sa pagbugso ng habagat. Dito naman po sa ating rain map animation, mamaya nga po, no, alas 10 ng umaga, ay wala naman tayong inaasahan na posibilidad ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng alauna ng tanghali, dito nga po may posibilidad na pag-ulan na sa parte ng Mindanao, ilang bahagi ng Visayas, dahil naman po yan sa makakapal na kaulapan na daladala ng Easterlies, at makulimlim na kaulapan sa Metro Manila, at scattered rain shower naman sa may parte ng Northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, ganun pa rin po yung ating possible scenario. Meron pa rin po mga pag-ulan sa parte ng Mindanao at mga pulupulong pag-ulan dito naman sa may Visayas. Habang sa may parte naman po ng Luzon, may mga katamtamang pag-ulan po tayong mararanasan at makulimlim na kaulapan kasama na po dyan ang Palawan at ang Mindoro. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, asahan naman natin, no, na maulan pa rin sa parte ng Mindanao at meron pa rin mga tsansa ng mga mahina at katamtamang pag-ulan sa may parte ng Visayas. Ganun din po sa may parte ng Ilocos Region ay meron din tayong mga tsansa ng mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Pagdating naman po ng alas 9 ng gabi, dahan-dahan nga pong gaganda ang lagay ng panahon sa parte ng Luzon. May mga pag-ulan pa rin sa may parte ng Visayas at sa may Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, no, June 11, asahan nga po natin may chance pa rin ng mga pag-ulan sa parte ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating naman po ng June 12, dito wala naman tayong inaasahan na posibilidad na malalakas na pag-ulan. Pagdating nga po ng June 13, meron ng kalat-kalat na pag-ulan ang Luzon, kasama na po dyan ang Southern Luzon dahil po yan sa habagat. Pagdating naman po ng June 14, dito nga po mag-uumpisa na magkakaroon ng muli ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan, dala po yan ang habagat. Pagdating naman ng June 15, kadalasan nga po, no, hapon or gabi, mag-uumpisa yung mga pag-ulan. Pagdating naman po ng June 16, asahan natin may mga posibilidad na malalakas na pag-ulan ng halos buong bansa. At iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil nga sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng June 17, alas 8 po yan ang gabi, no, may mga malalakas na pag-ulan dito nga sa may western section ng ating bansa at kasama na rin po dyan ng Visayas at Mindanao, meron pong mga posibilidad ng pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating naman po ng June 18, asahan pa rin po natin magiging maulan ng halos malaking bahagi ng ating bansa. At pagdating naman po ng June 19, mas malalakas na pag-ulan, posible nga po nating asahan. Sa ngayon nga po, mapapansin natin, wala tayong anumang bagyo na minumonitor. May mga possible low pressure area po tayo, pero mababa naman ang chance niya sa ngayon ng mga maging bagyo.
Kaya again, inuulit po natin, ha, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang chance na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.